Okay, mga paps, ngayon nga pala, ituturo ko sa inyo kung paano mag-adjust ng handbrake. So, yung pag-a-adjust na gagawin natin ngayon ay hindi sa brake drum. Hindi ako dun magpipihit. Para sa akin kasi mas okay ito pag-a-adjust na to. Kasi pag habang ina-adjust natin siya, nalalaman natin kung gaano kahigpit na yung handbrake niya. So, pakita ko sa inyo. Ito kasing handbrake ko, parang ang gaan niya. Hindi masyado mahigpit yung pagkaka-handbrake niya. So, ilang click lang, parang kailangan ko pa talaga isagad. So, gusto ko konting ano lang, mga tatlong click lang, mahigpit na talaga siya. May time kasi nakadalawang click lang siya. Halimbawa, 1, 2, o minsan 3. Parang ano, pag nasa incline ako, pataas yung ano, parampa, parang bumabagsak pa rin siya eh. So, gusto ko medyo mahigpit na to. Siguro mga tatlong click, mahigpit na talaga siya, parang angat na. So, ganito rin yung pagluluwag at saka pag, ano, paghihigpit ng handbrake. Tuturo ko na sa inyo. So, simulan natin to mga paps. Mga paps, ang gagawin natin muna is tatanggalin natin to. Yan. Dito. Ito ako sa inyo. Tanggalin natin to. Yan. Tapos, ito, tanggalin natin itong knob. Okay na. Next, ang tanggalin natin ay ito. Kamay lang yan, paps. Matatanggal naman yan mga yan. Yan, tanggal na siya. Next ay ito. At natin muna to. Tapos medyo mahirap, paps. Tapos tanggalin natin yung connection dito. Yan. Tat ipipido din at hugutin lang eh. Yan. Split lang mga paps. Yan na paps. Nahugot ko na siya. Ito. Pali dito yan. Yan. Diyan lang siya. Hugot ko lang siya. Sabihin natin yan dyan. Next natin gagawin is ito. Yan. Tanggalin natin yung bolt nito. Na ano ko na yung kanina, naluwagan ko na. Ano yung balik disk yan? Tanggalin natin yan. Yan. So, tanggal na siya. Lubog na to. Next natin. Ito naman. Yan dalawang yan. Tatanggal yan gamit ang ano, ang T-spanner natin. Pero wala tayong T-spanner. Ang gamit ko lang ito. Improvise ako kanina. Ito. Improvise ko na ano, wala kasi akong T-spanner kaya gumamit na lang ako ng adapter papunta sa G's na socket. So ganyan ko lang siya. Luwag na siya paps, sa kabila luwagan nyo lang. Tanggalin nyo ito. Yan mga paps, natanggal ko na yung tornilyo dyan. Ito yung dalawang tornilyo dyan. Okay, next naman tayo sa gilid nitong console. Tara, pakita ko sa inyo.
Ayan mga pops, luluwagan natin to. Gamit lang ang positive na screwdriver. Ito yung dalawa na screw na tatanggalin natin sa kabilang side ng armrest natin, ng center console natin. Yan, tanggal na siya. So ano na siya, maluwag na siya. Madali na natin siya maangat ngayon. Ngayon, tatanggalin na natin siya. Eh mga paps, tanggal ko na yung mga dapat tanggalin, yung mga bolts, saka ano, so kita natin yung handbrake natin. Gagawin natin, angat lang natin to. Yan. Para sa mga koneksyon dyan. Na siya, natanggal ko na siya. Ayan. Yung mga nabaklas natin. So, ayan. Ito na ngayon yung i-adjust natin. Ito na yung handbrake assembly natin dyan. So, turo ko sa inyo kung saan yung i-adjust natin. Kaya mga paps, eto, dyan tayo mag-a-adjust ng handbrake natin. So, pag niluluwagan yan, dumadagdag yung click, maximum click ng handbrake natin. Tulad kanina, di ba? Limang click 'yan kasi mahigpit. Ngayon, tinry ko luwagan, naging anim na click yung maximum. Ganun lang, ito. Higpitan luluwagan. Once na luwagan, dadagdag yung click ng handbrake mo. Pag hinigpitan 'yan, mababawasan yung click, maximum click ng handbrake mo, yung taas ng handbrake mo. So, tingin ko mas madaling mag-adjust dito. Yun nga lang, iba mga babaklasin. Pero, okay naman yan. Habang ina-adjust nyo dyan nga pala, gamit kay G's, huwag nyo kalimutang hawakan to, tuunan to. Kasi gumagalaw yan habang hinihigpitan nyo yan. Ayun lang mga paps, sana nakatulong tong video na to. Alam kong medyo hassle pagbabaklas, pero madali lang, kinamay ko lang naman yung mga yon. So, ganun lang. Pwede na naman tayong mag-adjust ng handbrake do sa brake drum. Kaso nga lang, dalawa yung i-adjust mo, left and right. At kailangan bilangin mo rin yung click ng pag-a-adjust mo. So, para sa akin, mas maganda to. Kasi ito na lang ang adjust, isa lang. Malalaman mo na yung maximum na click o yung fit ng handbrake mo. So, ganun lang mga paps. Sana nakatulong tong video na to. Huwag nyo kalimutan i-like or subscribe yung channel ko. Hanggang sa muli mga paps.